So hello sa inyo, mga paa. Medyo matagal-tagal na din mula nung gumawa tayo ng sarili nating vlog dito. And ang pinaka-topic talaga natin ngayong araw na to is tungkol nga dito sa ating gaming chair. So ulitin ko lang, ito yung Dracon 709. Ang pinagkaiba nito sa ibang gaming chair kasi meron siyang footrest. Ano ba, bigla kang inantok, pwede ka kagad mahiga, tapos ilalabas mo yung lalagyan ng paa, di ba? So talagang totally nakahiga ka na. Almost 2 years ko nang ginagamit tong gaming chair na to. Dati kasi, ang ginagamit ko is yung executive chair lang. Kung makikita nyo sa ibang video ko, di ba meron doon ng yung pinag-compare ko yung gaming chair tsaka yung executive chair. Gagawa tayo ngayon ng konting parang review tsaka do-it-yourself, DIY, para mabigyan ng solution kung ano yung mga naging problem dito sa gaming chair na to. So, i-discuss natin, gaano ba katagal yung lifespan nitong gaming chair na to? Well, actually guys, depende yan. Depende sa paggamit mo. And syempre, mas lalong dumidepende yan kapag yung area na pinaglalaruan mo is air-conditioned or hindi. Kasi, dati nung lagi pa akong nag-aircon dito, talagang napakaganda niya. Syempre, hindi ka pinagpapawisan. So, nape-preserve mo talaga siya ng gusto. So, for almost 2 years guys, nung nasira na to, parang nagbakbak na yung mga leather niya, doon ko lang na-realize na talagang yung ganitong klaseng mga leather, pang air-conditioned room lang talaga siya. So, dahil nga sa hindi ako madalas mag-aircon, and usually nag-electric fan lang ako dito, may mga times na ano, parang pinagpapawisan ka, yung mga dito, tapos yung sa likod mo. Guys, di ba parang nawalan kasi ng tubig dito sa Mandaluyong before, and because of that, lagi akong naghahakot ng tubig dun sa baba. So pagkakyat ko dito, syempre pawis na pawis ako nun. Ang ginagawa ko, talagang humihiga ako dito sa gaming chair na to. Kasi, ano ba, pagod na ako. Tapos ang ginagawa ko, hihiga ako dito ng... Kasi yung gaganon lang ako. Eh syempre pawis na pawis pa ako. May mga pawis pa ako nun. So hindi ko napapansin na unti-unti na palang nasisira yung gaming chair ko dahil dun. So, yun, nagkaroon siya ng mga bakbak dito sa armrest. Tapos pati yung dito... yung likod na to, nagkaroon na din siya ng mga bakbak. Kasi, yun nga, kapag yung skin daw ng tao, may mga parang ano, parang pinagpawisan, medyo magiging malagkit daw yon. Tapos, syempre, pag dumidikit din sa leather, pag dumikit siya sa leather ng ganon, pag tinanggal mo, parang ano daw, napupwersa daw yung leather na sumama sa kanya. So, paunti-unti, hindi ko napapansin, ganon na pala yung nangyayari. And then nung may mga konting bakbak na yung gaming chair ko dati, parang pinabayaan ko lang, hindi ko siya pinapansin. Nung dumami na yung ano, yung mga bakbak ng gaming chair ko, doon ko parang na-realize na, uy, kailangan ko pala tong ayusin, kailangan ko siyang i-maintain, kailangan kong gawa ng paraan. Pero for me, too late na kasi dumami na yung sira. Nagtanong ako dun sa mga upholstery shop, mga ganun. So, nagtanong ako kung magkano ba yung aabutin kapag pinapalitan ko to ng leather. Yung tunay na leather, yung original leather talaga. Yung parang, di ba tulad ng mga nasa gym na equipment. Kahit na pagpawisan yung, kahit na pinagpapawisan yung mga nag-gym, hindi talaga nasisira yung leather ng mga upuan nila, di ba? Yung mga ganun yung gusto kong leather. So, nung nagtanong ako sa upholstery shop, siguro mga 5 na din yung napagtanungan ko. Ang pinakamababang singil nila sa akin is aabutin ako ng 15,000 pesos para lang mapalitan yung leather nito ng magandang klaseng leather. So para sa akin, ano, hindi siya good deal kasi mas unang-una, mas mahal pa siya sa pagkabili ko sa upuan na to. Pangalawa guys, hindi ko din sure kung ano yung magiging quality ng chair ko pagkatapos nilang gawin or pagkatapos nilang palitan ng leather. Syempre, iba pa din yung original na gumawa nito tsaka yung ipapagawa mo lang sa iba, di ba? Pangatlo, parang nanghihinayang din ako kasi yun nga, dahil nga sa mahal siya, parang imbes na ipapaayos ko ng ganun, edi bumili na lang ako ulit ng bago, di ba? Tapos ito pwede mong ipamigay sa iba, pwede mapakinabangan ng iba, di ba? Mas maganda kung ganun. Ipapakita ko sa inyo yung parts na nasira dito sa gaming chair na to. And yun guys, dahil nga yun talaga sa hindi ako lagi naka-aircon. So, kailangan talaga sa mga ganitong leather, kailangan naka-aircon lagi yung room mo. So, yun, papakita ko sa inyo. So, yun guys, isa-zoom out ko lang ng konti. So, unang-una, yung sa armrest niya. So, kita niyo yan,
nasobrahan na yung bumakbak sa kanya. So, napakadami na talaga dyan. Pangalawa, ito. Yan. Diba? Tapos, yung sinasabi ko kanina na nasa likod, kasi diba parang dito ako lagi nakahiga sa part na to. And laging, naghahakot ako ng tubig, tapos pinagpapawisan talaga ako. Pag magpapahinga ako, dito din. So, nabugbog siya ng ano, ng, eto. So, yan yung kinalabas niya. Naging ganito siya. Yan. So, kung mapapansin nyo guys, talagang sira na yung leather niya dyan. Tapos, eto din. Then, dito, isa pa sa mga nasira. Kasi, syempre, nasa, yung sa may part ng likod, eto, likod ng tuhod. Yan. Pansin nyo. Diba? Kung mapapansin nyo siya guys, ayan na siya. Grabe. Bakbak na yung leather niya talaga. Oh, ayan na siya oh. Nakalawit pa. Yan, di ba? No. Dati guys, ano ganito yan, no? Pure black dati yan na ganito. Ayan. Dati ganyan yan, pure black. Pero ngayon, lumabas na yung parang ganito niya. Kita nyo na kung ano yung mga naging problem ko dito sa gaming chair ko. Kung ano yung mga nagbakbak na leather. Kung aling parts. Syempre, ang pinaka-importante talaga dun, ang nababakbak sa kanya is yung kung saan yung may contact sa skin ng tao. So, dito, diba? Yung pag halimbawa pinagpapawisan ka dyan. Tapos sa likod ng tuhod, yun. Likod din kung ano, lagi ka naguhubad. Yun nga, sa mga nasabi ko kanina, isa sa mga ginawa kong way para maayos to is yung nagtanong ako sa upholstery shop. Bukod sa nagtanong ako sa mga upholstery shop kung magkano yung papalit ng leather ng gaming chair na to, pumunta din ako sa mga patahian. So, ang naging plan ko nung una, parang magpapagawa ako ng, anong tawag doon, seat cover. Parang, di ba yung sa mga sasakyan? So, magpapagawa ako ng seat cover, tapos yun ang ilalagay ko dito. So, ang naging unang assessment sa akin, ang hinihingi nila sa akin, ang labor daw nila is 1,000. Magla-labor ka ng 1,000, sa'yo pa yung lahat ng materials, and then, yung finished product, parang may babayaran ka pang extra. So, lumalabas, naaabutin ako ng around 2,000, mga ganon. Siguro, hindi ko din kasi sure kasi hindi ko na inalam yung cost ng materials, pero ang maganda kasi pag ganon, ikaw yung makakapag-decide ng layout o ng design na gusto mo. Tapos sasabihin mo lang dun sa mananahe, di ba? And syempre kung ano yung gusto mong texture or quality ng seat cover mo, ikaw din yung makakapag-decide. Parang iniisip ko na naman na baka hindi maganda yung pagkagawa na naman, baka yung finished product hindi ko magustuhan, kasi wala, ano pala, hindi siya bagay sa gaming chair. So kaya isa lang siya sa mga naging option ko, pero hindi ko siya natuloy. Then, pangatlo, diba alam nyo naman na mahilig akong tumingin-tingin sa Lazada. Almost every hour tumitingin ako sa Lazada, nag-check ako. Then ang ginawa ko, nag-try ako maghanap doon ng mga gaming chair seat cover. So sa kakahanap ko doon ng gaming chair seat cover, bigla kong nahanap yung product na to. So doon naman sa item description niya, nakalagay naman din yung size ng cover na to. Chineck ko siya kagad kung kakasya ba siya dito. Yung seat cover na to na bibilhin ko, ano siya, para talaga siya sa mga hindi tulad nitong Dragon 709. Hindi siya para dun sa merong mga footrest, kasi may mga footrest na gaming chair na ganito. Yung armrest niya kasi naka-attach dun sa likod, naka-attach dito. So yung design nung bibilhin ko sa Lazada na ano, na seat cover, hindi siya pang ganito eksakto. Pero nung tinignan ko yung size niya, yung dimensions niya, mukhang kakasya naman. After 2 weeks, dumating na yung product. And syempre, bago ko gawin tong video na to,
na-try ko na siyang isuot dito. Ito yung laman ng package na binili ko sa Lazada. So una, ito yung sa armrest. Diba? So kung mapapansin nyo guys, hindi talaga siya fitted para sa ano, sa ganitong armrest. Kasi para talaga to dun sa armrest na ano, na yung ibang gaming chair, 'di ba, yung paganon lang. Tapos may ganon lang. So hindi siya yung hindi talaga siya eksaktong fitted sa ganitong nakadikit sa ano, nakadikit sa likod yung armrest. Pangalawang part, yung sa puwetan naman, yung sa inuupuan mismo. So ito 'yon. Ito. Then yung pangatlong part, yung nasa likod, ito. Yung sa likod na mismo to, guys. Ayun oh. Yan. Oh, di ba? Ang texture nga pala nito, ayan oh. Ano bang tawag dito? Microfiber. Actually, guys, hindi ko kasi alam kung anong tawag dito. Basta yung ganyan siya, yung parang ano siya. Hindi ko alam kung microfiber ba yan. Yan, basta yan. Ayan, kita nyo naman. Oh, malambot siya. Malambot siya, guys. Medyo makapal din. Pero yung sa likod niya, yung sa other side, manipis lang na tela to. Ayan, manipis lang na tela. So yun, ayun nga oh. Ano pala oh. Nakikita yung nasa kabilang side niya. Di ba? Yun oh, nakikita yung monitor ko. Ayan, ulitin ko ah. Ito yung klase ng tela niya. Ayan. Actually, sa Lazada, yung sa mismong item description ng Lazada, meron naman ng mga picture doon. Makikita nyo, naka-zoom din naman doon yung ano, kung anong LED, ay kung anong klaseng tela to. So yun guys, ipapakita ko na lang sa inyo kung paano ko ilalagay ito. So, sisimulan ko na! So yun guys, almost finished na siya. Medyo hindi naman ganun kadali or hindi naman ganun kahirap gawin. Pero ito, yung likod niya, ito, ilapit natin ng konti. So kita niyo yan, nabalot na siya. Pero may gagawin ako kasi kung mapapansin nyo, hindi siya ito sa likod, hindi siya umabot dito sa likod. Kasi yun nga, nasabi ko nga kanina na itong design kasi na to, para to dun sa mga gaming chair na hindi ganito yung armrest. So dahil sa ito, yung armrest niya is nakadikit dito. So hindi papasok yung dito hanggang doon sa ilalim. So ang gagawin ko, tatanggalin ko muna 'to. Tapos pagkatanggal ko nito, ipapasok ko 'tong buo. Tapos bubutasan ko. Gaming chair natin ngayon. Yan. So, kung makikita nyo, kulay gray na siya. Diba? Napakaganda ng kinalabasan niya, guys. Napakaganda. For me, perfect, guys. Oh. Disclaimer lang ulit, guys, dun sa mga bibili na itong binili ko. Hindi talaga siya eksaktong fit dito sa Dracon 709. Pero, stretchable naman kasi yung tela nito. Kaya yun, napagkasya ko siya sa lahat. Zoom natin ng konti kung anong kilabasan niya, no? Yun, no? Kita nyo naman. Oh, di ba guys? Naka-fit lang siya dyan. Oh, di ba? Oh, di ba? Then, ito. Ito yung sa likod. Yung nakalimutan ko sabihin sa inyo, yung pinakadulo nito dito, yung pinakailalim niya, meron siyang zipper. So, pag nakabit mo na siya ng buong ganon, yung zipper sa ilalim, kailangan mo isara yung ganon. So, pakita natin ng ano, konti. So, yan.
naka-zipper siya. Pag ganun. So, kailangan nyo isara yan para mahigpit to. And then, ito naman yung sa ilalim, meron siyang yung ganito. Sa gilid niya, meron ng ganito. Anong tawag sa ganito? Yung parang clip. Yan o. Yan yung ganyan. Para ano siya? Para syempre, mahigpit siya, diba? Para pag ganun, nakaganon siya dito. Tapos, yan na yung parang lock niya. Para mahigpit siya. So, hindi siya matatanggal ng basta-basta kasi nakalock. Sa mga problema ng mga gamer, lalong-lalo na sa chair nila, yung na-solve natin ngayon. So, hindi ko sinasabi na yun, ito lang yung solution na pwede, kasi tulad na nasabi ko kanina, meron pang iba-ibang solution. Depende kung anong plano nyo or kung ano yung maiisip yung solution. So, as of now, ito yung naisip ko para sa akin. Lagyan siya ng cover. Bumili na lang ako sa Lazada. Ito kasi available to in several colors din. Merong gray, may black, may khaki, may brown, hindi ko alam kung merong red or maroon, pero wala sigurong red, kasi kung may red, yun sana yung binili ko dito. Then, meron din ng ibang texture. Ito nga yung sinabi ko kanina, yung para siyang fabric siguro, hindi ko kasi alam kung anong tawag doon. Pero, meron din ng PU leather ata yun, PU leather, ayun ano, pero hindi ko gusto yung ganun. So, ito yung pinili ko talaga. Tip ko ulit sa mga bibili ng gaming chair, isipin nyo munang mabuti yung kung paano nyo siya kailangan. Halimbawa, kung lagi ba kayo naka-aircon, kung hindi naman kayo lagi naka-aircon, or kung totally wala kayong aircon. Kung lagi naman kayo naka-aircon, walang problema siguro kahit na anong texture ng gaming chair na kunin nyo, hindi siguro magbabakpak yung leather nun. Pero sa katagalan, syempre, siguro dun na. Pero kung halimbawa, hindi kayo lagi naka-aircon, mas maganda kung titignan nyo din yung choices na fabric yung tela nung, or yung fabric yung texture nung gaming chair. Unang-una, meron dyan ng, may nakita ako sa Gilmore, yung Sharkoon SGS2. Tandaan yun, Sharkoon SGS2. Ano siya? Fabric yung ginamit sa kanya. Tapos, nung naupuan ko siya sa Gilmore, napaka-comfortable talaga. Kaya lang, syempre, nung nakita ko yon, nakabili na ako ng dalawang Dracon 709. Kaya ano, medyo recently ko lang nakita na meron ng SGS2. And then, meron din naman tayo dun sa mga high-end na gaming chair. Secret Lab din ata yung, ano, yung gumawa nun. Ang texture niya is yung parang sa sofa na fabric. So, napakaganda niya guys. Yung nasa Secret Lab na yon. So, eto yon. Hindi ko lang kasi sure kung bibilhin ko siya. Pero sa ngayon, wala pa akong plano kasi para sa akin, ano siya, mahal pa siya ngayon para sa akin. Pinlano ko lang siyang bilhin dati, pero plano pa lang, hanggang plano pa lang. Kasi unang-una, wala nito sa Pilipinas. So, i-import mo pa to. Pangalawa, mahal talaga to. Napakamahal niya. Yun nga, dahil nga premium siya, yung normal na price ng mga gaming chair ng Secret Lab. Di ba yung mga sikat ngayon, parang yung common pa lang yun na ginagamit ng mga streamer, mga ganon. Around ano siya eh, 20,000 plus. So itong nakita naming ano na to, gaming chair, ano siya, para talaga siyang yung fabric ng, ano, yung parang ganito, yung sa ano ko, sa sofa, ganyan na ganyan talaga yung ano niya, yung texture niya. And then, yun nga lang, nung tinignan talaga namin yung price, kapag kinonvert mo yung price niya sa Philippine peso, aabot siya around 25,000. So hindi pa doon kasama yung mga tax. So, hindi ko naman kabisado yung taxes kapag bumili ka ng ganon. Pero, kung ganon nga, kung i-consider mo pa yung tax, baka abutin ka na ng 30,000 para lang sa gaming chair na yun. Which is, for me, mahal na siya. Namamahalan ako sa ganon. So, yun. As of now, di ba ito? Ayan, okay naman yung gaming chair natin. Okay na okay ang talaga. Di ba?
Smoky na okay ang kinalabasan niya. Hopefully guys, nakatulong yung video sa inyo. Nagkaroon kayo ng idea para maayos yung gaming chair ninyo. And yun lang muna, napakasimple lang naman ng ano to, ng video na to. So huwag niyong kalimutan mag-like, share, subscribe, comment, and i-click nyo na din yung bell button para naman ma-update kayo kapag meron kami mga bagong videos. Abangan nyo yung mga susunod ulit namin na vlog kasi for the past 2 or 3 months, hindi ata ako sumasama sa mga vlog or hindi kami naging active sa vlog. Madami tayong naka-pending na vlog, madami tayong i-feature. Ano ba yun? BlueJuty 6S wireless headset. So, meron ako dati nyan yung red pero pinamigay ko na. So, bumili ako nung black. Tapos, i-review ko yan or bibigyan ko siya ng siguro, hindi na siguro kailangan yung unboxing, parang quick review na lang, parang ganun. Ito guys, baka gawan ko din ng konting quick review lang din. Yung Red Dragon Harrow 808 wireless controller. Napaganda niya, wireless. And may ilaw na siya. Then, yun lang. Ting! Guys, hanggang doon na lang muna yung video na to. Salamat sa panonood at sa pag-support sa channel namin. And hopefully, madami pa kaming ma-share sa inyo. Next time na lang ulit! Bye! Smoking, then we're sipping, we're doing it the biggest.